Yes, Brother Julius. Magandang tanghali, Brother Aga. Sa tulong at awa ng Diyos at sa pakikiisa ng ating mga kapatid sa Members Church of God International, dalawang kababayan natin mula sa Coloong at Canumay, West Valenzuela City ang sabay na tinupad ang kahilingan. Sa panahon ng tag-ulan, isang malaking ginhawa ang pagkakaroon ng maayos na masisilungan. Ngunit sa hirap na kalagayan ni Tatay Freddy at Nanay Violeta ay hindi na nila kaya pang maipaayos ang sirasirang bubong ng kanilang bahay. Nilagyan na lamang ni Nanay Violeta ng mga lona ang butas na bahagi ng kanilang bubungan upang hindi sila mabasa sa ulan. Ang hinihingi ko lang sa Panginoon ang bahay ko, kahit kunti lang mapagawa lang ang bubong. Hindi inaabot sa kinita namin, kaya ang kinita namin kulang pa sa pagkain. Yeah, may konting kahit kayong maibibigay. Kompleto na nga yung may pako, may yero. Yun lang ang mahihiling ko sa inyo. Si Tatay Freddy, 58 taong gulang, ay isa sa ating mga benepisyaryo ng feeding program at free store. Pagka medyo talagang gutom na, ayun, nanghihingi-hingi ako rin sa may amin dito, sa Loban, dahil nga sa ilang ano ko, para makaraos yung gutom. Ganito ang naging buhay niya sa araw-araw sa loob ng 3 taon. Mula nang siya'y mawala ng hanap buhay nang manghina ang mga tuho dahil na rin sa kanyang katandaan. Doble kayod naman si Nanay Violeta sa plastikan at minsan ay tumatanggap ng labada upang may ipangtustos sa pang-araw-araw. Dahil na rin sa kanilang kakapusan ay nahinto na sa pag-aaral ang kanyang bunsong anak na si Richard. Nagbabantay na lamang siya ngayon sa kanyang kapatid na isang special child. Manangan sa magagawa ng Diyos, ito ang matagal nang pinanghahawakan ni Nanay Violeta, kaya't bagamat hikahos ay patuloy pa rin lumalaban sa buhay. Ako, bago ako maghanap buhay, dasal ako sa Panginoon, bigyan ako ng lakas at bigyan ako ng grasya. Kaya naman, kahit masungit ang panahon, hindi nag-atubili ang Members Church of God International Valenzuela Chapter na maipaayos ang bubong ni Tatay Freddy at Nanay Violeta na matagal na nilang problema. May additional grocery items pa mula sa MCGI Free Store para kay Nanay Violeta. Para naman kay Tatay Freddy, bukod sa libreng grocery items ay pinagkalooban din siya ng damit, battery-operated radio, Durabox, solar panel light, bota, folding bed at folding chair. Nagkakasalamat po ako at kahit na umuulan, umabagyo, tuloy-tuloy pa rin ang nagpursigido kayong mayari agad yung bahay. Nahilig ko sa inyo. Sa ngayon, talagang nagpapasalamat ako ng mga sa Diyos, pangalawa sa inyo, dating-dating. Maraming salamat sa Panginoon at pa sa inyo na ako ay nakikita niyo kahirapan ko. Hindi kayo magsawa katulong sa akin kung akong nahihirapan. Pero kung sa akin lang, mas okay niyang tinulong niyo sa akin. Naligtas niyo na yung bahay ko. Malaking halaga na yan. Salamat sa Diyos at salamat sa inyong lahat na katulong sa akin. Salamat sa Diyos sa pagkakataon na matulungan ang mga katulad ni Tatay Freddy at Nanay Violeta.
Samantala, ginawa rin naman ng pagkilala o parangal ang Members Church of God International Valenzuela Chapter ng PNP-NCR Northern Police District na ginanap kaninang umaga sa Caloocan City dahil sa mga magagandang proyektong hatid ng MCGI sa lungsod ng Valenzuela. Sa kalooban ng Diyos ay patuloy ang public service ng The Legacy Continues. Ano mang panahon, tag-araw man o tag-ulan ay mayroon kayong mahihingan ng tulong. Kung sa maliit na paraan, kami po ay nakaramay, hindi sa amin ang karangalan kundi sa Panginoon na sa atin ay nagbibigay ng kakayahan upang makatulong sa mga kapos o walang anuman. Mula rito sa Valenzuela City, ako si Brother Julius Amistoso para sa The Legacy Continues. Maraming salamat, Brother Julius Amistoso. Salamat sa Diyos.